Inspirasyon naman ang hatid ng isang magkapatid sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa kabila kasi ng kanilang pambihirang kondisyon dahil sa sakit sa buto, masigasig pa rin sila sa kanilang pag-aaral at palagi pang pasok sa honor roll ang ng kanilang eskwelahan. Balitang hatid ni Katati Bayan. Aakalain mo bang mga bata sila dahil sa kanilang itsura? Pero si Jean Lawrence Balingit, 16 na taong gulang na, habang ang kapatid niyang si Aliha Grace, edad 11, meron silang kondisyon na osteogenesis imperfecta na sakit sa buto. Kwento ng kanilang ina, normal ang magkapatid ng isilang. Nagsimula raw ang deformity sa kanilang buto nang 1 taong gulang na sila. Pero ang magkapatid, positibo pa rin sa buhay. Kahit hirap gumalaw, mahusay silang magsulat. Palagi nga silang nasa honor roll ng eskwelahan. Si Jean, nagtapos pang valedictorian sa elementarya. Pangarap daw niya maging abogada. Maningkamot lang kay para makatabang. Sisikapin daw niyang makatulong sa pamilya. Pangarap ng kanilang inang makapagtapos sila sa pag-aaral pero kapos sila sa pera. Kaya nangako ng tulong ang lokal na pamahalaan at ang DepEd para sa libreng pag-aaral ng dalawa. Ang ngiti naman ng dalagang ito ang bumuhay sa larawang kuha sa harap na isang paaralan sa General Santos City. Naka-wheelchair ang dalagita at masayang nakikipagkwentuhan sa kasamang binata. Kwento ni Den Seralde, nadaanan lang niya at ng kanyang mga kaibigan ang tagpong ito. Mga estudyante raw sa lugar ang dalawa at doon sumasakay pa uwi. Lagi raw inaalalayan ng binata ang dalaga. Ang post ni Dance, mabilis na nag-viral sa social media hanggang sa mapag-alamang magkasintahan pala ang dalawa. Sabi ng ilang netizen, magandang halimbawa ang pag-iibigan ng dalawa na lalong pinatibay ng katatagan ng dalaga sa kabila ng kanyang kapansanan. Katati Bayan, GMA News.